Yo, what's up guys, and welcome back again sa aking YouTube channel, Usapang Sounds. For today's video nga po, ay magre-review tayo ng isang MP3 player or yung MP3 decoder. So yung brand po nito is yung Bosca, ang model niya C5L. So guys, unang-una po sa lahat, hindi po ito amplifier. So ito po yung ating magiging pinaka main source ng ating music or yung input. So ito po yung MP3 decoder. So magkakaroon po tayo ng Bluetooth, FM, USB, and TF card. So saktong sakto po ito, lalo na kung mga lumang amplifier yung meron kayo. So yung mga vintage 90s, 80s. So pwede nyo na po siyang i-upgrade sa ganitong version. So last 2 years guys ay meron nga po kong dating ginawa na MP3 decoder. So DIY lang po yon. So 5 volts lang po siya. So isa din po siya sa mga breakaway videos ko na humakot din ng view. Kaya lang hindi ko na talaga masagot yung ibang tanong doon. Tapos hindi na din ako makapag DIY masyado. Kaya bumilin lang ako ng ready to use na. So ito po yung specifications niya. So meron po siyang remote control, FM radio, USB, TF, SD card input. So automatic na po yan tutugtog once na isinaksak nyo. Tapos meron siyang sounds mode, digital display, power switch control, audio output, tsaka yung power supply niya is 12 volts DC. So guys, ito na nga po yung nilalaman ng ating package. So ito na po yung ating pinaka main MP3 player. Meron siyang kasamang cable na pang DC. Tapos yung remote niya. May battery na po siya, na-check ko na. Separate muna natin to. So build quality, okay. Pulido rin. So meron pong dalawang version niya. Ito po yung pinili ko, yung C5L, kasi mas maganda siya eh. Alloy yung kanyang kaha. So ayan po, nandito po yung kanyang USB or yung saksakan natin ng flash drive, TF card or yung memory card, tapos may aux, tapos ito po yung kanyang LCD display. Tapos meron na din po siya dito mga buttons na volume minus, scan or yung pause, volume plus or yung forward ng track. Tapos yung mode niya para makapagpalit tayo ng input. So alloy po to, alloy. Ayan, tapos sa likod niya meron po siyang antenna para sa ating FM, audio output, yung power switch niya, and yung DC out niya, 12 volts. So, testingin na po natin to. So, ayun guys, bali naka-setup na tong MP3 player natin sa aking vintage na car stereo, Pioneer. So, modified nga pala to, meron na tong aux-in sa likod niya. So, papakita ko rin yung connection. Okay, ito po yung connection ko. So, yung car stereo po ay meron po siyang RCA input. So, yung RCA input naman po, papunta sa ating audio out ni MP3 player, audio output. So, ganun lang po kadali setup. Tapos, ito naman po yung power supply natin. Papunta po dito sa aking SMPS na 10 ampere. Dito ko na lang din siya ginamit para hindi na ako mag-separate ng power supply. So ganitong connection lang or yung cable lang kailangan nyo dyan guys para mapagana nyo. So yan, RCA to 3.5mm jack. Tapos yung power supply nyo kahit mahina lang, okay na yan, kahit 2 ampere lang na AC-DC adapter. So yun sa mga TV Plus nyo, kaya yung afford the box, pwede yun. Or kung wala talaga, yung ganitong step up na 5 volts up to 12 volts. So yung mga charger na smartphone nyo, pwede nyo siyang gamitin. Basta meron kayong ganitong cable.
So ayun, buhay na yung ating car stereo at saka yung ating MP3 player. Bali sa unang testing ko, gagamit muna ako ng flash drive. So meron na po itong music. Everybody!